الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid ay bibigyan natin ng linaw ang aking itinanong sa inyo doon sa picture na nakita ninyo na parang aso, at yun po ay ang tinatawag nating hyena. Okay, o sa Arabic na abdaba. Yun po yung tinatawag na hyena o abdaba. Totoo na mayroon siyang pangil. Oo, may pangil talaga yun, at kumakain talaga yun ng mga hayop, at kumakain, pwedeng tao rin ang kinakain niya. Pag may natagpuan siyang tao, talagang kakainin niya ang tao. Pero ang tanong dito, ano ba ang hatol sa hayop na yan? Yung hyena o tinatawag sa Arabic na abdaba. Pero bago po yun, ay hayaan niyo po munang share natin yung sa para sa karagdagang kaalaman din ng iba na sharean ko sa picture na ito. So ibabahagi ko po muna yung kasagutan dito, inshallah. Lagyan muna natin. Ang bagal yung internet. Ano ba yun? Sandali lang po mga kapatid. At isi-share ko po muna ang at actually marami pong sumagot sa inyo sa tanong ko na ito, at bawat isa alhamdulillah sumagot sila, pero karamihan ay hindi po tumama sa tamang kasagutan sa tanong na ito, at wala pong connection dito ang tinatawag na darura. Hindi po pasok dito ang tinatawag na darura. Ang tinutukoy natin dito ay pwede ba talagang kainin yan o hindi pwedeng kainin. Ihatay mo, i-share mo natin. Okay, so yung nakita po ninyo mga kapatid na sa picture, na sabi, tinanong ko kayo kung yun ba ay halal o haram, ang tawag po doon sa Arabic ay abdaba. Ang tawag doon sa Arabic ay abdaba, o sa English na hyena. At mukhang aso talaga siya. Pero nagkaroon po ng tatlong opinion ng ating mga ulama dito sa hayop na ito. Nagkaroon ng tatlong opinion ng ating mga ulama sa hayop na ito. Pero ang karamihan po sa kanila ay nagpahintulot sa hayop na ito. Nagpahintulot ang karamihan sa mga ulama sa hayop na nakita ninyo sa picture. Ito po ang pananaw ni na Shafi'iyya at saka ng Hanabila at saka ng Zahiriyya, at ito rin ang karamihan sa mga sahaba, at nabanggit ni Ibn Qudama sa libro na Al-Mughni na marami sa mga sahaba ang nagpahintulot dito, at binanggit niya sa kanyang libro na sina Sa'ad bin Abi Waqqas, si Ibn Umar, si Abi Huraira, si Urwa bin Zubair, si Ikrima, at si Ishaq, at sinabi pa ni Urwa, sinabi ni Urwa na mazalat al-Arabu ta'kulu ad-daba wa la tara bi akliha ba'san. Ang mga Arab ay patuloy na kumakain sa hayop na yan. Okay? Sinabi ni Urwa, at wala silang nakikitang problema dito. Wala silang nakikita na anumang problema sa pagkain sa hayop na ito. At sinabi ni Imam Ash-Shafi'i sa kanyang libro na Al-Um, sabi niya, waluhum ad-duba tuba'u indana bi Makkah bayna as-Safa wal Marwa wa la ahfadu an ahadi min ashabina khilafan fi ihlaliha. Sa Makkah, sabi ni Imam Ash-Shafi'i, ang hayop na yan na hyena o ad-daba, o yung nakita ninyo sa picture na ipinost ko, sabi ni Imam Shafi'i, ay matagal na panahon sa Safa wal Marwa sa Makkah na ibinibinta ito, at walang nagsabi na ito ay haram. Walang naisalaysay na nagbabawal dito. Yan po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama. At basahin natin yung hadith na tumutukoy dito na halal.
Ang pagkain dito, hadith ni Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Ammar. Hadith ni Abdullah bin Abi Ammar. Sabi niya, tinanong niya si Jabir na sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, addabu akuluha. Kakainin ko ba ang hayna, yung hayop na yun, yung hayop na parang aso na ito? Kala, naam. Sabi niya, oo. Kulto asaydun hiya. Ito ba ay hinuhuli? Kumbaga, ito ba, itong hayop na ito na mabangis, na walang nagmamayari, siyempre ay pwedeng hulihin. Sabi niya, naam. Sabi niya, pwede. At tinanong niya ulit si Jabir, sabi at dalik kami Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, narinig mo ba ang sagot na yan sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At sabi ni Jabir, na sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, oo. At ang hadis na ito ay rawahu Tirmidhi. Ibig sabihin, ito ay napakalinaw at talagang sareh na binanggit na ni Jabir, na narinig niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang pagkain ng hayop na ito ay halal. Ang pagkain ng hayop na ito ay halal. At napakarami, inuulit ko, napakarami sa mga sahaba ang nagpahintulot nito. Katulad nila Sa'd, sina Ibn Umar, sina Abu Huraira, si Urwa bin Zubair, sa mga tabi'in, sina Ikrima, sina Ishaq, at patuloy itong ibinibinta. Patuloy itong ibinibinta sa Arab. At sabi ni Ibn al-Qayyim, ang hayop kasi na ito ay hindi katulad ng tinutukoy natin na mababangis na nabanggit sa hadith. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na naha an akli kulli dinabin minas siba. Alam natin na may hadith na mutawatir, napakalakas na hadith, na nagbabawal na kainin ang may pangil. Actually, may mga sumagot na ganun. So, may point naman kayo. Yung mga sumagot ng nagbabawal na kainin ang hayop na ito na hayina, at yung nag-post na yan, mayroon din nag-post na nag-detali, nakalimutan ko po yung pangalan. Mayroon din pong pananaw na nagsabi noon, at ito po ang pananaw ni Imam Abu Hanifa. Ito po ang pananaw ni Imam Abu Hanifa, dahil isinama niya sa listahan ng mga hayop na may pangil ang hayop na ito na ipinakita ko po sa inyo. Pero yung mga dalil na nagsasabi na binanggit ang hayop na ito na haram, okay? May mga dalil na binanggit ang hayop na ito ay haram, ay lahat po ay mahina. Lahat po ng hadith na yun ay mahihina po ang mga hadith na nabanggit tungkol sa pagbabawal sa pagkain ng hayop na ito. So, inuulit ko, mahihina po yung mga hadith na yun. Kaya nga sabi ni Ibn al-Qayyim, oo, ang hayop na ito ay may pangil, pero hindi siya ordinaryo. Na katulad ng mga nakasanayan natin na may mga pangil, katulad ng lion, ng tiger, ng cheetah, ng uso, hindi siya, yung hayop na ito ay hindi siya ganun sa kanila. Dahil ang hayop na ito ay hindi naghahabol ng tao. Ayun, sabi ng mga ulama, hindi niya hinahabol ang tao. Hindi niya hinahabol ang tao. At kung titingnan natin ang pananaw ni Ibn al-Arabi al-Maliki, at sabi niya, nakakamangha, sabi niya, yahrumu, ay sabi niya, ajaban liman yuharrim al-tha'lab wa hiya yaftarisu ad-dajjaj. Nakakamangha o nakakabigla yung taong ipinagbabawal niya yung fox na kumakain ng manok, samantala iyon hayna ay inahalal samantalang kumakain ng tao. So hindi 'yun katibayan. Hindi 'yun katibayan. Dahil mayroon din namang mga isda na kumakain ng tao pag nakahuli, may pangil kumakain ng isda, katulad ng pating sa dagat. Ang pating sa dagat may pangil. Umahabol ng tao 'yan, at napatunayan natin 'yan, kumakain ng tao. Pero hindi siya haram. Hindi siya haram. So, hindi nanguhulugan na may pangil ay haram na. Okay? Dahil ito ay may dalil. Ito ay may katibayan. At inuulit ko, karamihan sa mga ulama, hindi ko sinabing nagkaisa ang mga ulama, karamihan sa mga ulama ay pinahintulutan nila ang pagkain ng hayop na ito.
Yun ay kung kaya mong kainin. Kapag hindi mo, ang gusto ko lang sabihin dito sa inyo mga kapatid ay ang salitang pagpapahintulot. At hindi ko sinabing kainin na natin. Pero kung gusto mong kainin, walang problema. Dahil nga mayroon ngang hadith na isalaysay sa bagay na ito. Actually, yung mga nagsabi ng haram, ang kanilang katibayan ay pasok daw ito sa mga hayop na may pangil. May point naman sila. Okay, kaya lang, mayroon tayong tinatawag na, tawag dyan na mutlak, pag sasabihin natin na, o kaya ay am, may tinatawag natin na am. Yung hadith na yun ay pangkalahatan. Kaya lang, may nabanggit na hadith na lalabas siya doon sa pangkalahatan. Kumbaga, haram lahat ng hayop na may pangil, okay, maliban sa hayina. Yung nakatira sa lupa, maliban sa hayina. At hindi po yan bago sa mga scholar natin sa usul al-fiqh. At sa mga nagsasabi na haram ang hayop na ito, ang kanilang katibayan, ang hadith na nagbabawal sa hayop na may pangil is talagang sikat yung hadith na yan. Samantala yung hadith ni Abdullah bin Abi Ammar ay hindi po siya sikat. Kumbaga, isa siyang hadith na ahad. Pag sinabi nating ahad, kasi nahati kasi ang ahad sa kaalaman sa hadith sa tatlo. May tinatawag nilang gharib, mutawati, gharib at saka aziz. Ibig sabihin, yung hadith na ahad ay hindi umabot sa antas na siya ay talaga napakalakas na hadith na mutawatir. Pero karamihan sa mga ulama, katulad nila Shafi'i, nila Abu Hanifa, nila Ahmad bin Hanbal, ay kinukuha nila na katibayan ng ahad, katulad ng katibayan na binabanggit natin ngayon na hadith ni Abdullah bin Abi Ammar. Okay? So hindi nangangahulugan na hindi siya sikat, ay hindi na pwedeng maging katibayan. Okay? Yan ang sagot sa nagsasabi na haram. Pangalawa, sinasabi nila na ang pagpapahintulot sa hayop na ito na kainin ay nauna na. Ibig sabihin, yung pagbabawal na huli, sumunod. Yun ang kanilang katibayan. At sinasabi nila na maaari na nauna yung, kumbaga, maaari na nagkasunod lang yung dalawa. Nauna yung pagpapahintulot at sinasabi nila na kapag nagsama pala, pag nagsama ang halal at haram na katibayan, pag nagsama sa isa-isang bagay ang haram at ang halal, ay ipapriority natin ang haram. Tama po yun. Pero hindi po pasok yung tinatalakay natin dito. Hindi po pasok doon sa gusto nilang sabihin. So, ang hatol po dito sa hayop na ito ay halal. At inuulit ko po, karamihan, marami po sa mga sahaba ang nagpahintulot nito. At mayroon sa mga sahaba na kumain dito at naisalaysay na kinain nila ang hayop na ito. At sinabi nila ng mga ulama na patuloy itong ibinibinta sa Saudi Arabia. Ay dito sa Makkah. At noon, ang pagkakaiba ng lang lubo o yung wolf at saka itong hyena na ito, sabi ng mga Arab, kapag nagsama ang lubo at ang hyena sa kambing ay maliligtas ang kambing. Kasi bawat isa sa kanila itutulak niya ang kasama niya. Kaya isa sa mga dua ng mga Arab, sabi nila Allahumma di'ban wa di'ba para sa kanila mga kambing. Naway kapag may dumating na lubo sa aming kambing, nasabayan sana ng hyena. Dahil kapag nagsabay ang dalawa doon sa kambing, hindi nila makakain ng kambing kasi bawat isa ay magtutulakan na hindi niya makain ng kanyang ang kambing. So yan ang katangian ng di'ba. At ang di'ba mga kapatid, inuulit ko, ang di'ba, ito ay hayop na talagang lumalabas sa gabi at alam natin na kumakain talaga ito ng mga hayop din. At kagaya ng sinabi ni Ibn Qayyim sa I'lam al-Muwaqqi'in na ang hayop na ito ay hindi katulad ng mga na alam natin na may mga pangil. Kakaiba siya dahil hindi siya naghahabol ng tao. At karagdagan dito yung ano bang tawag diyan? Yung buwaya. Hindi po nagkaisang mga ulama. Bagus, karamihan sa mga ulama nagsabi na bawal ang buwaya. Pero kung titingnan natin, saan nakatira ang buwaya? Kasi kung titingnan natin, nakatira ang buwaya, nabubuhay siya sa lupa at saka sa tubig. Pero kung titingnan natin, mas malakas po ang katibayan na ang buwaya ay halal. Mas malakas po ang katibayan na ang buwaya ay
ay halal at hindi ito ipinagbabawal na kainin. May nagtanong din tungkol sa alimango. Ang alimango, mga kapatid, ay hindi po haram. Dahil nakatilayan sa ano, katulad din ng alimango, ng pawikan. Yun nga lang, nagsabi ang ating mga ulama katulad ni Ahmad bin Hanbal na ang alimango, ibig kong sabihin, ang pawikan ay pwedeng kainin. Kaya lang, kinakailangan daw nakatayin. Actually, hindi na po obligadong katayin kapag po nakatira sila sa dagat o sa tubig. So, sabi ko nga, may mga pananaw na ang buhaya ay haram dahil daw ito ay kumakain ng marurumi at daw siya ay may pangil. At hindi po yun basihan kapag, kasi mayroon pong exemption na tinutukoy. Mayroon pong istihna. Oo, lahat ng nasa lupa na may pangil ay haram na kainin. Hindi pasok dito ang sa tubig. Dahil ang nakatira sa dagat o sa tubig ay hindi pasok doon sa katulad ng nasa lupa na may pangil o tinatawag na tinababoy na nasa lupa. Dahil mayroon ding baboy na tinatawag na nasa dagat. Baboy na nasa dagat. O kaya ay mga hayop na may mga pangil sa dagat, hindi sila pasok sa mga ipinagbabawal. So, inuulit ko, kung pinakamainam, kung hindi kainin ay mas mainam. Pero kung makakain ng bagay na ito ay mas karamihan po sa ating mga ulama ay nagpahintulot na kainin ang hayop na ito. At binanggit ko po sa inyo kanina ang hadith na katibayan natin. At yung mga nagsasabi na bawal kainin ito ay wala silang mabigat na katibayan. So, ang sino mang may mga katanungan, at pasensya na po kayo mga kapatid sa may 10 minuto lang na pagpapaliwanag hanggat sa mga susunod na pagkikita natin. Hanggang dito na lamang po. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.